Welcome back to my channel. My name is Angelica. I-share ko naman sa yung preparation ko before ng interview date ko sa Bahrain. Sa Bahrain po kasi, dun po talaga ako nanggaling. So from there, nagdiretso. Dun ako in-interview and everything. Dun ako nag-process lahat. Kung hindi nyo pa po napapanood yung akong video, nandun yung timeline ko. Sa search nyo lang sa mga previous uploads ko. Andun yung timeline ko kung yung mga processing. So, ngayon is yung embassy interview, yung preparation, and the questions that they asked to me. And also, may secret pala ako sasabihin sa inyo. Tayo-tayo lang nakakalam, okay? Natutuwa niyo po ako. So, ano pag natay nyo? Huwag nyo i-skip ang video. Watch lang, okay? Subscribe na po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. And hit the like button. I will appreciate you guys for that. And kung gusto nyo ma-notify, pwede nyo rin i-hit yung bell para whenever I'm gonna post something or a video, ma-notify kayo, aware kayo. Yan. Okay, simulan na natin. Na-receive ko yung email from US Embassy Bahrain, yung interview date ko a month before the date ng interview. July ko yung na-received with list of requirements that I need to complete. Then, August yung interview ko. Of course, dapat need mo ng police clearance, IELTS. Yan yung mga hinahanap talaga nun eh, that time po. And yung medical mo. Ang technique bago ng interview date mo is a week before that. Or ako kasi 15 days eh. Kasi tinawagan ko yung American Mission, which is sila lang talaga yung hospital na nagka-conduct for US Embassy's medical. They advise me, gusto ko dun a month sana, tumawag ako. They advise me at least a week before the interview. Eh parang yung interview ko noon, makakain ng holiday or weekend, something ganun. So parang mabibitin. Kaya parang 12 days or 13 days prior my interview date, nag-medical na ako. Which is okay lang naman daw yun. Dinala ko yung mga documents ko. Chinek ko isa-isa yon kung same dun sa list ni embassy, kasanang sa akin. Na found out ko na kulang ako nung letter, offer letter from my hospital. So, in-email ko agad yung agency ko, staffing agency ko na kailangan yun. Plus, in-add ko na din yung mga diploma ko nung high school, mga TOR ko, ganun, kahit wala dun sa list. Basta, di bali ng sobra-sobra, wag lang kulang, di ba? Siyempre, tayo mga Pilipino, hindi naman Pilipino, I think everybody is doing this na kinocompile natin lahat ng documents natin in a folder na may plastic or sa isang lalagyan, which is sa embassy, hindi nila ina-accept yun. Pag nakita na lang ganun, papatanggal nila yun sa'yo at bibigyan ka ng plastic bag. So, buti na lang yun sa akin. Ano na, madali lang siya. Naka-separate ko ng ginawa. Yung original and yung lahat ng original, photocopy ko yun. Sineparate ko na. Kaya nung pagdating ko dun sa embassy, madali na lang siya bit-bitin. Binigyan lang ako ng plastic. Separate nun. Tapos pinaiwan lang yung bag ko, susi, wallet, and yung national ID. Kailangan, maaga kang pupunta sa appointment date mo. Maaga sa time mo. Kasi may mga security checking pa yan sa gate. Mag-aantay ka pa doon. So, maganda na yung nandun ka ahead of time. Matitimbrihan nila yung loob. Kasi nung dumating ako, 30 minutes yun, nandun na ako sa 30 minutes before my appointment, which is, 8:30 appointment ko in the morning. 8 o'clock, nandun na ako sa tapat ng gate ng embassy. Oh, ha? Ako ang nagbukas ng embassy. Tsaka. Tapos, pinakita ko lang yung ano ko, yung letter from embassy na may yung appointment date ko. Tapos tinawagan nila sa loob to confirm my name. And sabi nila, wait lang. So, wait lang ako kahit 8:20 na yun. Tsaka na ako pinapasok kasi COVID time. Dapat pa isa-isa lang yung pinapapasok nila. Strict sila that time.
So, nag-wait lang ako sa labas, sa isang guard. Pero may, ang init-init, pero may fan naman na malaki dun. So, dun ako. Tapos later on, tinimbrihan na yung guard na katabi ko. Then, pinapasok na ako. Pinakita ko lang ulit yung national ID natin sa Bahrain. Dating ko sa may gitna, meron pa dun isang building na dadaanan mo. Yung, dun mo iiwan lahat ng mga belongings mo. Then, lahat, shades, wallet, yun nga yung mga binabanggit ko kanina. Tapos, bibigyan kanila ng number and ID na nakalagay guest na dapat isuot mo yun all times habang nandun ka sa loob ng embassy. Nakaseparate yung documents ko, pinaalis sa may bag kong itim, pinaiwan din yun. Yun. Tapos, binigyan lang din ako ng plastic transparent. Tapos, pinadiretso na ako sa loob. Pagpasok ko dun sa mismo talagang embassy, nandun yung mga officer, yung interviewer. Dalawa lang kami nandun. Filipino din siya. Alam ko, he is also a nurse from King Hamad. Kasi narinig ko yung interview. Di ba, chismosa mode? ang nangyari nga kasi sa kanya, pinaiwan ng guard yung photocopies niya kasi nandun, kasi nakalagay dun sa isang lagayan. So, lumabas pa siya. At inantay pa nung officer na ibigay yung ano niya mga photocopy. So yun guys, ha, tip yun. I-prepare nyo na lahat sa bahay pa lang. Separate na yung original tsaka photocopy para hindi na hassle. Parang smooth lang yung processing. Time na ako na yung tinawag. May footstool doon kasi hindi ko abot yung hanggang dito ba naman sa akin. So, tumutong ako doon. So, yun, binigay ko na yung lahat ng documents ko. Sabi ko, this is the original and this is the photocopy and this is the picture and yung 2 passport ko, yung recent and yung previous passport ko kasi meron yung visa na tourist visa dito sa US. Kasi bubutasan nila yun. Ginawa ng officer, kinuha nila yung mga most important like, where's your IELTS? Where is your ganito, ganyan. Then, after nung kinuha niya lahat, dinala niya na dun sa likod. Tapos, sabi niya na sa akin, wait lang ako natawagin ulit. So, dun lang ako, wait lang. Mga, ang tagal nun. Kasi, feel ko ni-review nila yung documents. Less than 30 minutes, mga 20 or 25 minutes, tinawag na ako dun sa isang window naman. Eh, yun na talaga yung interview portion. Ating, yung kaba ko talaga abot lang. Eh, pero sabi ko, kalma lang. Walang dapat. So, nung tinawag na ako, syempre, ang unang tinanong sa akin, hey, what is your full name? And your birth date? And your passport number? Yan, mga minemorize ko yan. Next question is, who is your petitioner? Syempre, ang aking staffing agency, tinrain kami yan. Bago ang interview date, niready kami ng maraming sangkatutak na question and answer portion na mas mahirap pa kaysa sa mga itinanong sa akin during my interview. Okay? So, mga techniques na kung paano sumagot. So, who is your petitioner? Your petitioner is, if you're an agency, your staffing agency, not the hospital. Okay? Yun yung tip ko sa inyo guys kasi yun din yung turo sa amin sa staffing agency. Then, yung next question is, how do you know your staffing agency? Then I explained that they visited Bahrain. They conducted a seminar for nurses who are willing to work in US and what are the programs that they can offer to us. Yeah. And next question is, which year I graduated? Anong school? When ako nagka PRC license, yung license natin sa Pinas, when ako nag-exam ng NCLEX. Next is, kailan ako mag-start sa assigned facility ko? And anong name ng facility? Saan ako magla-land once na I will arrive in US? Ang sagot ko doon, syempre, sa Florida kasi dun yung base ng agency ko. 1 month kami kasi dun for training. Yung dapat ang isagot mo, hindi sa hospital. How much yung pay rate ko per hour? How many years yung experience ko as a nurse? And saan ako nag-work before? And syempre, minention ko, ayokong maging sikreto. Ayokong maging masikret din. Ando naman sa papers ko. Sabi ko na, nag-work ako ng 6 years sa Saudi Arabia. And then, sabi niya, meron daw ba akong police clearance doon?
Sabi ko, yes, meron, andyan included, it's in English. Translated siya ng English. And nagtanong niya siya anong area ko doon, then bakit daw ako lumipat ng Bahrain, na parang okay naman din daw sa Riyadh or Saudi Arabia. So, na-explain na mas open country kasi ang Bahrain, ganyan-ganyan. Kung nag-travel daw ba ako sa US, sabi ko, hindi, pero meron akong secured visa, tourist visa, na in-include ko dyan sa lumang passport ko. Then sabi niya, oh, sounds good. Sabi niya, buti sinabi mo yan. Tapos sabi niya, sa harap ko talaga, sabi niya, bubutasan ko na to ha. Binutasan niya yung mismong page ng visa. Kasi valid yun for 10 years. Hindi 28 pa yun mag-expired. Last na question na is, saan ako nag-work dito, dun sa Bahrain? Binanggit ko yung hospital. Tapos sabi niya, may police clearance daw ba? And sabi ko to follow. He answered na, I'm working in a government hospital here, which they require me to resign before they release the NOC. And that NOC is the key for me to process my police clearance. And she totally understood what I'm saying. Maybe because hindi lang ako yung ganun na situation. Which is totoo, maraming staff sa hospital namin na ganun ang ginawa. Then, in-explain niya sa akin na, okay, 2-1G ka ngayon. Kasi kailangan mo i-comply yung police clearance mo. Pero once na mabigay mo sa amin yun, ma-send back mo yun sa akin yung police clearance mo, including your passport, it takes 2 weeks para ma-release namin yung visa mo. So, binalik niya sa akin yung passport ko with kasama yung paper na 221G, naka-note dun yung reason, police clearance, tapos nakalagay dun na parang within 1 year ko dapat i-comply yung police clearance. In-explain niya sa akin na once na meron akong police clearance, ibigay ko lang dun sa front na guard kasama yung passport ko, and bahala na yung guard magsisend nun sa kanila. Then after 2 weeks, i-inform nila ako na ready na yung visa. Pero yun sa akin, hindi after 2 weeks, parang saktong 1 week nung pagka-submit ko nung police clearance and passport ko. Parang 5 days nga lang siguro eh. In-email na nila ako na ready for pickup na yung passport ko. Kaya yun! Amazing! Manifest ko talaga yun kung kailan ako dapat ganitong buwan interview date ko. Dapat ganito nakapag-resign ako. Nung na-receive ko agad yung letter, resigned, file agad ako ng resignation para lumalakad na yung papers ko for NOC. In order for me to obtain a police clearance. So, yun guys, yun ang journey ko. Kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong ma-shy. DM nyo lang ako or mag-comment na po kayo sa mga videos ko. Pwede rin kayo mag-suggest kung ano yung mga gusto nyo malaman sa processing. Pwede kayo video. And dito sa Houston, yan. Thank you po. And mag-ingat po kayo lagi. Hanggang sa susunod na. Love.